Tayo ng sabsabidiw kong flower, wild flower from the mountains of Atabay. Kailangan natin ang bulaklak ng sabsabidiw kong okra, laman ng kamote, patola, talong, sibuyas at luya. Hindi nating lutuin ang kanyang sahog na karne ng baboy. Antayin nating magmantika siya. Nagmantika na siya at naging brown ang ating sahog. Ilagay na natin ang ating luya at sibuyas. Antayin natin matosta ang luya. Mas masarap pag natosta. Tostado na ang luya. Mabango na. Pati yung sibuyas. Lagyan natin ng paniblak o patis at hindi raw nagbabagoong ng kapatid ko dito sa Ilocos. Wala siyang istak na bagoong. Halo-halo natin. Lagyan natin ng tubig, pakuluan natin para lumabas yung flavor ng sahog nating pork. Kumulo na, ilagay natin ng laman ng kamote. Ayan, antayin natin ulit kumulo ng lumambot ng konti bago natin isunod ang mga gulay natin. Buot na ang ating kamote, ilagay na natin ang talong, okra, at saka ang sabsabidukong. Sarap ang sabsabidukong. Yan. Antayin nating mahapkok bago natin ilagay yung patola. Ilagay na natin ang ating patola. Medyo hapkok na ang ulaklak ng sabsabidukong. Takpan natin ulit. Luto na ang ating dinengdeng na bulaklak ng sabsabidukong. Kain na tayo. Antayon kakabsat, agsida tayo ti sabong ti sabsabidukong nga dinengdeng. At prutas tayo nga pinuros ti arubayan. Pinitis namin sa bakuran namin ito, dragon fruit at saka avocado. Ang mga platong gamit ko ngayon ay mga antigo. Plato pa namin noon, mga bata kami, pati tong kutsara. Nalala ko, ito pang mga gamit namin noon. Iningatan ng mga nanay ko ang paggamit ng mga ito. Talagang naitago pa niya.